Magandang araw mga boss, welcome back sa ating channel. Sa videong ito ay isi-share ko lang sa inyo yung ating bagong chamber. Gumamit po tayo ng GI5 na 4.5. So ang ginawa nating flooring naman ay flat bar lang po mga boss, dahil wala po tayong steel plate. At sa daluyan naman ng hangin mga boss ay may butas po tayo na 13 po sa ibabaw. Sa gitna naman ay 4. At sa pinakaibaba naman ay 8. Yung size ng butas niyan mga boss ay 1.5. At yung size naman ng ating tubo ay 3/4. So yan naman po yung dimension ng pagitan ng ating mga butas. So bali ang haba niyan mga boss ay 7 cm. Yan po yung ibabaw natin. Ay yan po yung nakausli doon sa gitna. So yung chamber natin ay 8 cm. Yung diameter naman ay 4.5 inches. So ipapasok lang natin dyan. So yung pinaka-usli niya mga boss, yung nasa gitna ay 7 cm yung pinaka-height niya. So, ganun lang po mga boss yung ating bagong chamber. So, malalaman natin mamaya kung ano yung resulta niya. At nilagyan ko lang ng tubig mga boss para malaman natin kung may leak. So far okay naman, wala naman po siyang leak. A few moments later. At ito na nga mga boss no, na assemble na natin, pero hindi pa po yan tapos kasi wala pa po yung daluyan ng langis. So ganyan po kahaba yung ating daluyan ng hangin kasi request ng may-ari na 45 cm daw yung distansya ng blower at saka sa burner. At ito naman po yung daluyan ng ating langis. Hindi ko pa kinabit kasi hinihintay ko pa po yung blower. Hindi po kasi ito yung ating ikakabit mga boss, yung ready-made po na blower. At wala naman pong nagbago sa ating design mga boss no, maliban lang sa ating malaking chamber, dahil pang malakihan na mga kaldero yung paglulutuan nito. At gaya po ng dati mga boss no, tatlong linya ng tissue lagi nating ginagawa. So ang gagamitin natin ay used engine oil. Bali yan lang po yung available natin. Advice ko mga boss no, kung used engine oil yung gagamitin natin, dapat nasa outdoor talaga tayo kasi lalo na yung pagpapalingas kasi mga boss ay hindi maiwasan na buusok talaga yan. Para sa akin mga boss, mas maganda pa rin gamitin yung pinagpritohan na mantika. Kasi yung usok nun, para ka lang mag-barbecue. At papainitan lang natin yung ating chamber mga boss, no? At saka dandaan nating buhayin yung ating blower sa pinakamahinang speed. Kasi kapag gayan yan, pag nilakasan natin kaagad ay may chance po na mamamatay yung ating apoy.
So, hintayin lang natin na uminit, saka natin palalakasan yung ating blower. So, nilakasan natin konti yung ating blower. Ayan, kasi medyo mainit na siya. At dahan-dahan na rin nawawala yung orange na apoy. So, kung sa gabi yan mga boss ay blue flame na po yan. Yung orange naman ay dahil po yan sa yung tissue ay hindi pa na susunog lahat. At yan mga boss, mainit na yung ating chamber. So hindi na makita yung apoy. Kung nagyan natin ng tissue, saka lang natin malalaman na may apoy na pala siya. Yan. Paggabi yan mga boss ay blue flame na blue flame po yan. Pinong-pino po siya. At yan naman po sa gabi. Yan po yung ating makikita sa gabi. Blue flame na blue flame po yan mga boss. Yan po yung resulta ng ating butas na 13 sa ibabaw. 4 yung sa gitna at saka 8 naman sa ilalim. So yan po yung resulta mga boss. At sana po makatulong sa mga gustong gumawa. Pwede nyo pong gayahin yan. So, wala namang standard sa mga butas mga boss, na depende lang naman yan sa inyo. Ang importante lang na maliliit po yung butas para makuha nyo po yung blue flame na inaasam nyo. So, hanggang dito na lang mga boss. Sana may natutunan kayo sa video ito. Mga gustong gumawa, pwede nyo pong gayahin yan mga boss. Maraming salamat.